Yes, good morning Sir Nanding. Sa tanong sa kanyang paminaw sa DXTDM Radio Campana, ang radio sa simbahan, ding pahina at pasamatan ang labang matagagahong. Ding hingpit na kadunggo ang usak barko. Pinagyan sa total yung second lines gikan sa Dakbayan sa Subo. Ito na sirang, hingpit na kaplastar ang mga barko. Ganyan yung malas 5:35 o 38 sa kabuntagon, bispo sa pag-info, pag-back ni Brad Alan de Rondo, ang usas PPP guard niya sa atong padalan. Salamat kayo ni Bro Alan sa padayon nga paghatag o feedback, info sa maong mga barko. And then regular, hinungdan nga ang maong barko, halos tanang pasero, nakanaog na. Kani, noon doon na pa'y maupay paggawas diyon sa kariton na puno kay bagahe. So maroon na itong nabatikdan, gawikan siguro nes kadaghan may bagay, manang dugay sila naka biya dere sa nasing area. Pero kan gawin na po itong negosasyon para sa pagsakay na pagmotor para sa asa sila dapit o kaha basing padong dito sa itong IGBT. And then, regular ka po nga schedule sa mga barko. Mo iskala ni mga alas 9 yung niyang tatawad para sa Ligan, naroon pagdiskarga dito sa mga kargabinto. Of course, mga pasero nga dito manaw sa Ligan, mo karga na po. At din pabalik sa itong patalan at size kapin kung kulang yung gabi o ginpit na buya alas 8 ang dagnas gabi yun pabalik sa Dakpian sa Sugbo. Samtang o sa kabarko nga pa gidaman nga gikan sa kulahan nga panagyan sa Tugo Shipping Lines gidaman nga unyang kadlaon ala unas kadlaon ugma poho na adlaon huibis sa madunggo basiga po sa pag-feedback o info ni Brad Alan de Rondo ang maong barko. Once a week lang madunggo dere sa itong patalan sa gikan sa kulahan. Pero ako takibalog unsay arrival ay nagmudong kong mapuhon akong unsay departure unsay rasang yung pagbiya. Pero sa ganyan pero standby good mabuntagan na atong last week aning dunggo o gadlaon pero may biya alas yung departure alas city nas kabuntagon sa mada ang regular schedule. Samtang ongoing ka po mapay pagdunggo sa Osaka Bars gikan sa may bukas then di rakay daghan ang nakapila naghulat sa servisyo sa barge ang kadayang matansaganan sa kadayang mga forest vehicles good. And then atong pagnainawan ni hindi po niya sila makarga yung tanan sa mga barge na midunggo. Noon atong sayran upat gapon ka mga barge no pirit o zamis to mokas, mokas to zamis. And then padayang gapon internal security measures may harang ni mga nakonjute mga PP guard para pag-check up sa nagkadayang matansaganan. Pribar ulit ang sanan labi na sa pag-record sa mga plata nini. Aron before mo sa sulod sa kumbahan sa pandalan under supervision usab sa Port Police. And then sa gapon, nakasatay gapon kamalinaon in terms of isanor ang compound sa gawas ng kumbahan sa pandalan ni-active gapon ang mga kinendo under control sa Philippine Coast Guard labi na kung nagyong mga barko nga madunggo pag-check up yun sa mga bagahe sa masakay sa barko yun man sa mga sumakasakay labi na itong mga bars ng magdayan nag-agay gapon ang personal sa Philippine Coast Guard musakay dala niya ang iyang usaka kinain dug samtang diri sa gawas nga bahin medyo ipula na lang ka mga motor cab drivers ang naka standby nakapila and lagi katong ilang servisyon na ni katonal mga pasero ang gigikan sa Llano del Norte nga sakay sa mga barge and then diri sa itong bahiya medyo dako atong kadagatan pero medyo lihok po. Ipo sa mga balurong, medyo lihok yun. Unlike kagapon, medyo may pag-stagnant. O niya, press na press. Limpyo, tinaw. Huwag yun tayo nakita basura ng glutaw-lutaw. And then, medyo may pag-blog yun, ha? May pag-blog yun itong kadagatan rumuntaga. Inoon, nagtapon o gapon itong basura. Namidag sa desk kanto sa may PP building sa aning may coastal road. So, nagapon, no? Pag-ibig mahabwa ang mga nagtapon o basura. Sige lang, matagaroon niya. Kasi ka itong magkuhan o update ang Barangay Baybetron po pinagikang Kapitan Tony Cruzal Sr. And then ron sa paghatag o tubag o concern sa mga basura na katapog dek. Kinsa gawin, concern nga mo hinlo diha nga mga kanto. So, padayon nga po. Then, banda dito sa Bukrang Bahay sa Llano del Norte, makita gud na ito tanan. Alos na ng porsyon sa nasin nga bahin pero sa mabaw nga bahin nga doon ay medyo nipis nga dagom. Inoon, nakagawas gapon ang bidlis yung naring adlaw. Kami banda sa itong Bukid Malindang porsyon lang po na makita. Gamikan ka doon ay mga gabon. Pero napit rin sa may tanggog, naglugitom. Kaya itong pagnainaw ni Murzag, nakasinati nagpagulan-ulan. In between nito sa tanggog o tubod. Adiha na pita yun. Ang madag-uman, medyo naglugitom yun ang mga porsyon.
samtang dere sa atong atong area sa Osamis, kung atong hangdon medyo hawan, you know, doon ay tatak-batak na dagkong dapit dere sa porsyon sa Rokita. Abanda dito dapit pa doon sa Rokita. Samtang sa Kapsay Kalimpyo, pagid makitin nato dere ang usa o mga nasayan dere nga mo proceed dere ng mga manilhigay o receiver aron sa pag maintenance sa Kapsay Kalimpyo. You know, dili ra ay daghan ang nakakalat, gani, umarag tanaw na ito, gamay rin tayo, ang nakakalat ng mga basura. And then, standby ka po sa kapatrol sa itong local police sa Lang Substation, rin sa may barangay by Santa Cruz. Samtang rin sa may Port Road, palibot sa itong wellness park, padong dito sa Kota Beach, Lebyo na gyud. Wala tayo nakita nga doon na pa yung mga basura nag-standby. Of course, wala tayo nakita nga doon na pa yung nagkalat ng mga basura. And then, busy po ni nga itong mga isun, nga tigminti na sa itong kota, sa itong wellness park, ha? And then, di na sa kayo problema kay medyo ni ulan kagab hapon o kagabi o kanyang kadlaon nung dan nga di na kay problema ang ilang tanong e minadya sa pagpamukbo. Samtang sa itong kota sa Ryan, walay misa sa Japon, kagdaho man nga ang itong mga kapariyan, labi na itong mga young clergy, ugma patupuhon mauli sa 1 sa Agosto. So, posible nga misa na nasa mga alas karon ng adlong Biyernes siguro doon na ay regular nga misa sa itong katas Ryan. So, kagapon doon na ito ay taling ba ng pagkampo pero karumutang wala, ha? Unahinoon, doon ay mga sumasakay siguro sa barko nga mayapit good sa tuwang Biyernes sa Kuta. Alam na ka itong mga dibuto kayong mga Katoliko na dirigyod na mayapit nga busy po kayo na itong mga kaigsunan nga mga workers dere nga tigatiman good sa mga kabulakan, mga tanong dere sa ito o pagpamlimpyo sa itong Kota Shrine. So, kinatubukan, wala sa kinatumasamatan, tanong as receivers, God bless you, Lictor, sa pagminti na sa kapasagambyo dere sa itong area. Of course, ang atong labang magagagam din sa Antagya o Hari sa Kalinaw. Gikan dere sa may pandalan o alang sa Bantay Port area. Sa DXDDM, ang Radyo Kampana, ang Radyo sa Simbahan. Kini si Double E, Ryan tayo sa Tatarusang, dan ag sa Dagayan.